Ganito ang mangyayari pag bumangga ang Saturn sa Jupiter. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Jepoy TV! Ang Jupiter at Saturn ay ang dalawang pinakamalaking planeta sa ating solar system. Kaya sa sandaling magbanggaan ang mga higanteng planeta na ito, ay naisip mo ba kung sino ang mananalo at ano ang magiging epekto nito sa atin? At yan nga ang paksa natin sa araw na ito. Kaya naman enjoy at manatiling nakatutok hanggang sa huli dahil sa video natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang mangyayari pag bumangga ang Saturn sa Jupiter. Pero bago tayo magsimula kapatid ay huwag mo sanang kalimutang i-hit ang subscribe button, kalimbangin ang kampana para naman ma-notify kita pag may mga bago tayong videong ina-upload tulad nito. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Simulan na natin. Noong December 21, 2020, matapos ang 400 years, ay naging mas malapit sa isa't isa ang mga higanteng planetang ito, kung saan ang legendary event na ito ay tinawag na The Great Conjunction. Sa mga panahong iyon ay makikita mo ang parehong mga planeta gamit ang teleskopyo, kung saan sila ay lumilitaw bilang isang bituin sa kalangitan. Pero ang mga planetang ito ay malayo pa din para magkaroon ng isang astronomical collision. Sa maniwala ka man o hindi ay hindi ito ang first time na nakipag-head-to-head ang Jupiter sa ibang planeta kung sakaling maglapit ang dalawang ito. Ang Jupiter at Saturn ay parehong gaseous na pangunahing binubuo ng hydrogen at helium. At habang meron silang mga solidong core ay wala itong mga sharp transition sa pagitan ng mga layer. Sa puntong ito, ang Jupiter ang magkakaroon ng significant advantage dahil nga ito ay halos tatlong beses na mas malaki kaysa sa Saturn at halos doble ang volume at mas mabilis din itong gumagalaw. Ang bilis ng pag-ikot ng Jupiter ay umaabot sa 13 kilometers per second habang ang Saturn naman ay 10 kilometers per second. Ngunit sa kabilang banda naman ay may advantage ang Saturn dahil sa turings nito ay meron itong 150 moons at moonlets. Sa sandaling maglapit ang dalawang planeta, ang malakas na gravitational pull ng Jupiter ay hihilain ang mga bagay na ito kasama ang bato, alikabok at yelo patungo sa kanya at ang ilan sa mga ito ay mawawasak. Dahil yan ang nangyari noong 1994 kung saan ang kometang Shoemaker-Levy 9 na may halos 2 kilometer ang lapad ay bumangga sa Jupiter. Subalit sa oras ng pagbagsak nito, ang gravity ng Jupiter ay winasak ito ng pirapiraso at ang mga fragment na iyon na bumagsak sa planeta ay may lakas na 300 milyong atomic bomb. At iyon ang nagpainit sa temperatura ng atmosphere ng Jupiter sa halos 40,000 degrees Celsius. Ang Titan na pinakamalaking buwan ng Saturn ay mahigit 20,000 beses na mas malaki kaysa sa Shoemaker-Levy 9. Kaya naman kung ating iisipin na ang ganito kalaking pwersa ay sakaling bumangga sa Jupiter, ay magiging isa itong nakakayanig na pagsabog. Sa sandaling nagbanggaan ng Jupiter at Saturn ay magsisimula na itong magsanib at ang kanilang atmosphere ay magmimix na siyang magiging dahilan ng pagtaas ng temperatura sa top layer ng atmosphere. Ang Jupiter ay magiging napakainit kung saan makakaranas ito ng chemical reaction na magdudulot para makakuha ito ng mas maraming iron, silicates at tubig. At sa kalaunan ay ia-absorb ng Jupiter ang Saturn. Ang mga scientist sa Sun Yat-sen University sa China ay nagmodelo ng isang senaryo tungkol sa kung anong mangyayari kapag ang isang napakalaking planetary embryo na halos 10 beses ang laki tulad ng Earth ay bumangga sa Jupiter 4.5 million years na ang nakakalipas. At ang impact nga ay naging napakalakas kung saan sinira nito ang orihinal na compact core ng Jupiter at naging dahilan para ito ay lumikha ng isang mas diluted core na binubuo ng liquid metallic hydrogen at helium. Ngunit kung Jupiter naman ang bumangga sa Saturn, ang kaganapang iyon ay magiging 10 beses na mas malaki
kung saan ang malaking halaga ng materyales ay kakalat sa kalawakan. At pagkatapos, lahat ng material na iyon ay magsasama-sama para bumuo ng isang planetary object kung saan ang bagong planetang iyon ay pwedeng magdulot ng mas maraming problema sa solar system. Kung minsan ang Jupiter ay tinutukoy bilang isang failed star, ito ay dahil sa kanyang laki at composition tulad ng isang brown dwarf. Pero ang pinaghalong planeta ay magiging mas malaki at may mas mataas na internal pressure dahil kung ang temperatura ay sobrang taas, ito ay maaaring magdulot ng nuclear fusion sa core nito kung saan ito ay pwedeng maging bituin at ang dalawang bituin na ito ay magdudulot ng napakalaking impact sa ating planetary neighborhood. Maaaring ito din ang maging dahilan ng pagkawala ng buhay sa ating planeta. Sa ngayon ay hindi mo kailangang mag-alala dahil kung mag-merge ang dalawang planetang ito, ito ay magkakaroon ng mas na 30% na mas malaki kaysa sa Jupiter. Ikaw, ano sa tingin mo ang posibleng mangyari pag nagbangga ng mga higanteng planetang ito? Share mo naman sa amin yan. Alright, this is Jepoy TV. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.